What is up, guys? It's your boy Jijimoto, and here we are again in another vlog. For this video, ay mag-unbox tayo ng spider helmet. Alright. So, buksan na natin. Alright. Tingnan muna natin yung kanyang cover appearance. Right? Meron nakalagay na spider dito. Spy. Tapos ang kulay niya ay black, white, at saka merong red na stylish. Alright. So, bubuksan na natin yung ating helmet. Ito po yung itsura niya sa labas. Right? Meron siyang lock dito na hindi kaagad mabuksan. Right? Bubuksan natin. Tagal-tagal mo. Alright. Ito na yung itsura ng ating helmet. Alright. Tingnan natin. Alright. So, napaka-angas. Walang gagawin natin dito. So, napaka-angas na ating helmet ngayon. No? Ang pangalan pa ng helmet na to ay Phoenix Plus. Spider Phoenix Plus. Alright? Tingnan natin yung kanyang appearance. So, meron siyang spoiler na napakaangas. Tapos, ang kulay niya ay matte black. Alright? Matte black ang napili natin kasi nga yung kulay ng ating elbow pads ay matte black. Tapos, naka-leather jacket tayo palagi na black print. So, ito, napili natin na black. Right? So, naka-clear lens. Tapos, naka-pinlock. Ito, pinlock. Ang purpose nitong pinlock ay para hindi tayo mag-fog. No? Meron itong nilalagay na parang lens pa rin. Na hindi mag-fog. No? Right? Buksan na natin. So, single visor lang ito, guys. Single visor. Tapos, ang kinakagandahan ng helmet na to ay, you know, naka-double D-ring. Right? Which is very safety sa ating pagdadrive. Kasi nga, hindi basta-basta na natatanggal yung double D-ring. No? Meron akong nakitang video, no? Na tinest ng Casco Market, sinubukan nila na hilain yung isang sasakyan. Nahila nito, no? Nahila nitong double D-ring. Kaso nga lang na naputol. So, ganoon katibay yung ating double D-ring na ginagamit. Andito tayo sa labas ngayon para isagawang ating little experiment para makita ang tibay ng iba't ibang helmet buckle straps. Tinali natin sa dalawang sasakyan yung helmet strap para umabante yung isang sasakyan hanggat sumapigtas yung buckle. Tinest namin kung kaya niyang hatakin yung sasakyan pag hindi naka-handbrake. And yung double D-ring naman. Double D-ring naman, nahatak niya yung kotse both with and without handbrake. Ito yung... So, ito yung... rason na bakit nakabili ako ng helmet na to. Bakit ko binili ang helmet na to. Kahit single visor lang siya, no? Siya double visor sa loob. Kasi nga, naka-double D-ring, which is very safety sa ating daily riding. Tapos, meron siyang ito, chin guard, chin curtain. Tingnan mo ang loob niya. Alright. Napakalambot. Kaso lang, ang wala lang sa helmet na to ay wala siyang quick release, no? Kung madisgrasya ka or purya, no? Meron na hinihila dito na madaling matanggal. Ito. Huwag ko nang tanggalin. Dito. Tapos meron siyang chain curtain. Naka-clear lens siya. Tapos, meron siyang pasukan ng hangin dito. At saka dito. Kita natin.
right? Okay. Okay. So, meron siyang stylus sa loob, no? Na mga spider na black and white gray. Paganda ng loob niya, guys, ito. Meron din siyang ICC, which is pasado sa ating standard, no? Sinubukan talaga nila na itong helmet na to. So, pasado na to ang helmet. Tapos, meron siyang final QC pass. So, pasado sa lahat ng test itong helmet na to. So, ito lang ang makikita natin sa helmet na to, which is napakaganda. Ay, mamaya ay susubukan natin sa daan kung kamusta, no? Kamusta ang kaniyang noise, kung malakas ba ang wind noise nito. Alright, subukan na natin ngayon sa daan, no? Isusubukan natin test ride itong helmet na to, kung malakas ba ang kaniyang wind noise o hindi. Alright, see you sa daan. Okay guys, no? So, sinubukan natin yung helmet natin. Tapos, nag-record tayo ng boses natin. Kaso lang ay nasira pala yung headset natin na ginamit. Kaya, wala tayong voice record. So, ngayon ay magre-record na lang tayo ng boses natin. So, una sa napansin ko sa helmet na to, guys, ay napakagaan niya, no? Compare mo sa ibang helmet. So, napakagaan niya, no? Tapos sinubukan natin, no, na magpatakbo ng 30. Wala talagang hangin na dumadampi sa ating tinga. At wala talagang nikatiting na hangin na napupunta sa ating mata, which is good sa ating helmet, no? Tapos yung view na nakita natin sa loob ng helmet ay napaka-wide, no? Kita mo talaga yung taas, yung daan, yung sa gilid mo, left and right, makikita mo talaga, napaka-wide talaga ng view makikita mo sa loob ng helmet na to. Okay, sa part na to, guys, ay sinubukan nating magpatakbo ng 60 pataas, no? Meron ng wind noise na dumadampi sa ating tinga, pero hindi masyadong malakas, no? So, minimize lang siya. Compare sa itong sa yung helmet natin na dati na R2R ay kahit 30 pa lang ang takbo mo ay napakalakas na ng wind noise. So sa helmet na to, guys, 60 pataas ay meron ng wind noise pero hindi masyadong malakas, no? So sa takbo nating 60 pataas ay meron ng wind noise pero hindi malakas. Tapos, guys, ang napansin ko dito sa helmet na to, kahit tumatakbo ka pa ng 90, meron siyang wind noise pero walang nikatiting na hangin na dumadapi sa ating mga mata. Good sa ating helmet kasi nga yun ang pinaka-importante, no? As a motorcycle rider ay pinoprotektahan natin yung mata natin kasi nga yun ang ginagamit natin sa pagdadrive. So, walang hangin na dumadampi sa ating mga mata. Okay, sa part na to ay bumalik na tayo. At yun, time to judge this helmet, no? So, out of 10 ay bibigyan natin siya ng 7. Bakit nga ba 7? Kasi nga, wala siyang dual visor. Tapos wala siyang emergency release, no, na tinatanggal yung pads ng madali. At saka meron siyang konting mid noise pero ma-handle mo naman. At wala namang hangin na dumadampi sa ating mata. So, good na helmet. At saka 7 yung binigay ko kasi nga naka double D-ring na ito, which is very important, no, sa ating helmet. At sa halagang 3,500 ay meron ka ng napakaangas na helmet at saka standard helmet na maasahan mo talaga in case na ma-disgrasya tayo. At last ay meron siyang napakalambot na paddings na very
suit talaga sa ating ulo. Maging stable yung kuha ng camera mo kasi nga hindi gumagalaw-galaw yung helmet mo. So, napakaganda ng helmet na to at balik na tayo sa ating bahay. Alright! Yun yung ating basic review sa helmet na to. Kung nagustuhan mo ang video na to, please paki-like. Siyempre, mag-subscribe na din para ma-monetize na tayo sa ating YouTube channel. At siyempre, salamat sa panonood. This is Jojimoto. Bye-bye!